Hey, what's up you guys? It's your boy, King Jan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagkapanalo ng Lakers laban sa koponan ng Miami. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag mong kakalimutan mag-subscribe para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Hold up. Mga idol, tinalo nga ng Lakers ang Miami Heat sa score na 113-110. Ito nga ang first loss ng Miami Heat sa kanilang home court ngayong season. Samantalang patuloy pa rin sa pamamayagpag ang Lakers sa kanilang road trip. Sa katunayan nga niyan mga idol, itong panalo na to ay pang 13 game road win streak na ng Lakers. Mga idol, kung maaalala nyo, hindi ganun kaganda ang pinakitang laro ni Davis noong laban niya sa Magic. Sa laro nga na to ay pinangunahan ni Davis ang kanilang opensa. Tatapos nga ni Davis ang larong ito ng double-double sa stats na 33 points at 10 rebounds. Bukod pa sa opensa mga idol, maganda rin ang pinakitang depensa ni Davis dahil nga natapos niya ang larong ito na may 3 blocks. Nakagawa rin si Davis ng 4 out of 9 na 3 points. Ngayong season si Davis ay panglima na sa MVP candidates. Bukod kay Davis, maganda rin ang pinakitang laro ni LeBron James. Noong first half nga ay naka 7 turnovers agad itong si LeBron. Hindi nga magandang panimula yon para sa katulad ni LeBron. Subalit natapos naman ni LeBron James ang second half na may 1 turnover lang. Hindi nga pinalad si LeBron na makuha ang kanyang pampitong triple-double sa laban na ito. Dahil nga natapos ni LeBron ang larong ito na may stats na 28 points, 9 rebounds at 12 assists. Nakakuha rin si LeBron ng 1 steal. Mga idol, sa laro na ito makikita mo ang kahalagahan ni LeBron sa team ng Lakers. Napansin ko nga mga idol, noong nasa loob si LeBron James ng court ay lamang sila ng 10. Subalit noong nilabas si LeBron para magpahinga ay agad naman silang nadikitan ng kalaban. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Coach Vogel na ipasok ulit itong si LeBron. Para sa akin mga idol, iba talaga ang laro ng Lakers pagkasama nila naglalaro sa loob ng court si LeBron. Mga idol, pangatlo nga si LeBron James sa MVP candidates ngayong season. Masasabi nga natin na si Davis at LeBron ang pinakamalakas na duo ngayon sa NBA. Dahil nga pareha sila running for MVP ngayong season. Bukod pa nga sa stats mga idol, masasabi ko rin na maganda talaga ang chemistry ni LeBron at Davis. Isa nga yan sa dahilan kung bakit nagiging successful ang Lakers ngayong season. Maganda rin ang pinakitang laro ni JaVale McGee sa laban na ito. Natapos nga ni McGee ang larong ito na may stats na 9 points, 10 rebounds at 5 blocks. Isa nga si McGee sa dahilan kung bakit nanalo ang Lakers sa laban na ito. Dahil nga sa magandang pinakitang depensa ni JaVale McGee. Samantalang natapos naman ni Danny Green ang larong ito na may stats na 9 points, 2 rebounds at 1 block. Hindi pa rin ganun kaganda pagdating sa 3 points itong si Danny Green. Dahil nga out of 6 na 3 points ay nakagawa lang siya ng 2. Bukod nga kay AD at LeBron, maganda rin ang pinakitang laro ni Caldwell Pope. Siya nga ang pangatlo sa Lakers na nakakuha ng score na double digits. Natapos nga ni KCP ang larong ito na may stats na 15 points at 4 assists. Mga idol, sana nga maging consistent na itong si Caldwell Pope pagdating sa scoring. Para bukod kay AD at LeBron, mayroon pang maaasahan ang Lakers pagdating sa opensa. Ang panalo ngang ito ay pang 13 straight road win na ng Lakers. Mga idol, ano masasabi nyo sa performance ng Lakers laban sa koponan ng Miami Heat? I-comment mo lang sa ibaba ang sarili mong opinion. Bago ko tuluyang tapusin ang video na ito, nais ko lang i-shoutout ang mga sumusunod. Shoutout kay Peter Jan Malagueña, Kalia Bailon, Jan Feloni, Divino, Dioren Branon. Shoutout kay JR Salbid, Soliman Randy, JJ Gavela, Reynaldo Aldeguer. Shoutout kay Nathaniel Anton, Aldacer Ismula, Jerome Cinco at kay Macy Mangahas. Shoutout kay Anafe Danay, tsaka kay Henelito Zabanal. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol.